Hello guys, kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel. Sa pagkakataong ito ay meron na naman po akong ibabahagi ulit sa inyo. Ang vlog po natin today ay kung paano magbonsai ng adenium sa madaling paraan. So guys, bago natin ibonsai ito, ay huhugasan muna natin itong ugat niya, itong adenium, huhugasan po natin. So, subaybayan nyo po itong gagawin ko, guys. Hugasan po muna natin. So, guys, pansin nyo ay hugasan po natin para ano. Kung mapapansin nyo, guys, ay malaki po yung ugat, malaki din yung puno. So, mga kabarge free, mga guys, mga kaibigan, mga kamag-anak, baka meron po kayong ganito sa bahay ninyo, pero hindi nyo po alam kung paano nyo bonsai, ay subaybayan nyo po itong aking gagawin. So, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, ay huwag niyong kakalimutan mag-like, comment, at subscribe. Hugasan po natin ng maayos. Makita natin yung ganda niya. Yun pong maliliit na ugat niya ay tatanggalin po natin yung iba lang. Tumak. Yan po guys. Gasan lang po natin. At mamaya po ay ibubonsai po natin. So paano natin ibonsai? Yun po ay subaybayan nyo yung akin pong gagawin. So now hugasan lang po natin. So pagkatapos nating hugasan, no? Pagkatapos nating hugasan. Yan. Ilalagay natin mamaya ito sa paso. Pagkatapos nating ibonsai. So yan po guys, medyo nalinis na natin ng konti. Dito po tayo sa isang banda. So guys, since nahugasan na po natin, susunod po natin gagawin ay tatanggalin po natin yung mga ibang mga ugat po nito para maganda po yung outcome ng puno at yung ugat at maganda yung outcome ng bonsai, pagbubonsai natin ng adenium. So, umpisahan na natin guys, tanggalin po natin yung ibang mga ugat nito. Yan po. Para maganda po.
Hangganin lang po natin yung mga maliliit, yung hindi na po maganda ang pagkakaano niya. Tanggalin po natin. So, inuulit ko po mga guys, subaybayan nyo lang po ng mabuti itong gagawin ko. So, sabi ko nga kanina, baka po mayroon po kayong ganito sa inyong mga bahay, pero hindi nyo alam ibonsai, o kung mayroon po kayong ganito, ay pukain nyo na. Yan sa inyong, baka mayroon po kayo ganyan sa inyong mga bakuran, sa inyong mga halamanan, ay bungkalin nyo at ibonsai. Ito po, tanggalin po natin. Yung ibang mga ugat para malinis natin ilagay sa paso at malinis tignan. Yan. At inuulit ko po ulit, huwag niyo pong kakalimutang mag-like, comment, at syempre mag-subscribe at pindutin din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. So, subaybayan nyo po ng maayos, guys. So, guys, ang topic natin ngayon, baka kalimutan nyo, ay kung paano po magbonsai ng adenium sa madaling paraan. Ito po, madaling paraan lang po ang pagbubonsai ng adenium. Opo. So, yan. Unti-unti na po natin naalis yung ibang mga ugat o yung mga ugat. Diba, kung napapansin nyo, diba, malinis na siyang tignan. Yan. Dito, tanggalin natin. Ayan. Bonsai lang po natin to. Ah, malinis na siya. Ayan. So yan po guys, natanggal na po natin yung mga ugat-ugat niya. So napakaganda siya kung inyo pong pagmamasdan. Napakalaki yung kanyang puno. Yung puno, ugat. So ang next move po natin dyan, mga guys, ay yung ibang branch nito ay tatanggalin po natin. Yun na po yung para mabonsai po natin siya. So yan po guys, ano, natanggal na po natin yung mga ugat niya. So malinis na po siyang tignan. Malinis na siyang tignan. Yan. Napakaganda. Malinis na po siyang tignan, no? Yan. Guys, mga kabards pre, mga kapatid, mga kaibigan, ang susunod po natin gagawin ay puputulin po natin ito, yung sanga po niya, para po masabi na talagang bonsai siya. Hindi naman po masasabing bonsai siya kung mahahaba po itong sanga niya. So, ang gagawin po natin ay putulin po natin ito. Sagad na po natin.
para mabonsay po natin. So yan po. Tignan nyo po. Subaybayan nyo lang po ng maayos yung ginagawa ko. Yan po. Tulin lang po natin ito. Para mabonsay natin. Ganito lang kasimple, ganito lang kadali ang magbonsay sa madaling paraan. So, tingnan nyo po yung outcome niya. Ba? Yan po. So, napakadali lang po ibonsay ang adin nyo. Yan. So, mga ka-Bards Free, mga kaibigan, mga kamag-anak ko, ito na po, nabonsay na po natin. No? Nabonsay na po natin. Tingnan nyo po. So ngayon, although nabonsay na natin, nakat natin yung ano, ibang o yung branches nito, pinaka ibang sanga niya, ganito po ang sunod dating gagawin. So, mga kaibigan, guys, ito na po, papakita ko lang po sa inyo ng maayos, yun pong ating ginawa na pagbubonsay ng adenium. So, nakita nyo naman mula sa simula hanggang sa makat po natin yung sanga niyang iba para maging bonsay po talaga siya. Ito po, tignan nyo po. Tapos, pagka po nakat na po natin ito, ito guys ha, ilalagay po natin ito sa paso. Ipapaupo lang po natin ito sa paso. Ipapaupo lang natin. So, naghanda na po ako ng paso. Yung pong kalahati po nun ay puro ano po yon, yung pebbles, yung maliliit na bato, pinong bato, yung tinatawag nating pebbles, nilagay ko po sa paso. At ito, ipapaupo lang po natin dito po sa paso. So, yung paso ay nilagyan ko po ng mga pinong bato. Yung pebbles, tinatawag. Yung pinagsalandrahan. Yan po. Ba? Yan po. Huwag nyo pong pupunuin yung paso ng bato. Ganyan, ipapaupo lang po natin. Tapos, para hindi po siya gagalaw-galaw din, lagyan din po natin yung ibang ano, lagyan po natin yung, lagyan pa rin natin ng bato. No? Ito sa gilid-gilid niya. Ayan. Ito maganda po i-display sa loob ng bahay, sa terrace. Ha? Sa lobby. Yan po. Yan.
na po siya. Bonsai na po ang dating. Ayan. Yan na po. Yan na po ang ito na po yung ating finished product. Finished product na bonsai natin yung adenium. How to make bonsai adenium. Guys, ito na no, yung sinasabi ko kanina na pwede nating i-display sa salas. So, napakagandang i-display ito sa loob ng bahay. Sa salas, sa terrace, sa lobby, no? Kung malaki yung bahay ninyo, sa bulwagan niya, ilalagay po natin ito. Sa mga gilid-gilid, pwede rin natin ilagay ito. So, ito po yung bonsai na ginawa po natin. Yan po. So, hanggang dyan lang po, guys, ang aking naibahagi today. At sana ay mayroon po kayong natutunan sa aking pagbubonsai ng adenium. At inuulit ko, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, comment, at mag-subscribe. Salamat po mga guys at bye-bye!